Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Isang kaaya-aya at pinagpalang araw sa ating, I would just like to check, Kabarkara teacher, Angeline, naliririnig mo ba ako ng malinaw? Yes, Kabarkada Sir Aaron! Yes, at dahil malinaw. Dyan, hello sa iyo, Kabarkada Teacher Angel, at sa lahat ng ating mga viewers ngayong hapon. Ayan, hello din, Kabarkada Sir Aaron, at sa lahat ng mga senior solutions na kasama natin ngayon, na eventually magiging kabarkada din natin. Tama ba, Kabarkada Sir Aaron? Yes, ngayon pa lang, tawagin nyo lang yung mga classmates na kabarkada dahil sa pagsisimula nating programa, ay invite talaga, encourage namin kayong tawagin ng bawat isa bilang kaibigan, bilang kabarkada, bilang kaagapay, at bilang katulong no sa ating patuloy na pagbabago at pagbalik sa kahit papaano paunti-unting real normal. Tama ka dyan. Yes. Dahil ito ang ating pilot episode, The Kabarkada Teacher Angel. Ito ang pilot episode ng ating online kabarkada kung saan ang ating mga estudyante ay magiging updated. Hindi lamang sa mga school's information, pero sa mga kaganapan sa ating current events, sa ating ding sa ating kapaligiran at sa kung ano-ano pa na makakatulong sa ating pag-aaral. Yes, hindi lang 'yan, Kabarkada Sir Aaron, dahil sa ating programa ay itatampok din natin ang mga natatanging kwento sa buhay ng ilan sa ating mga estudyante at mga guro na kapupulutan ng aral at inspirasyon ng lahat. Wow, that is really sounding good. Tama ka dyan dahil tayo ay nasa gitna pa rin ng pandemya. Mahalaga na tayo ay may kabarkada na makakausap at mahihinga ng tulong tuwing may problema. Kami ang magbibigay sa inyo ng mga kasagutan sa mga katanungang nahihirapan tayong sagutin patungkol sa ating paaralan. Yes, tama ka dyan, Kabarkada Sir Aaron. At dahil sa panahong ito, mahalaga na may nakikinig sa ating mga kwento. Dahil dyan, bago tayo dumako sa pag-uusapan natin ngayon, batiin muna natin ang ating mga Kabarkada online. Sino ba yung mga ayun. Yan? Alam mo, Kabarkada Angel, ang dami ko nang nakikita ang kasama yes. natin ngayon. Unahin ko na si Tien Orit ng 12 Gates. Hello sa lahat ng mga 12 Gates. Raymond Navarro, Fidel Liera, Sir Irineo Siraspe, Nikki Katapia. Meron ka po ba dyang nakikita sa ating comment section? Kabarkada Angeline? Ayan, no, nakikita ko na ano, talagang ang active ng ating mga kabarkada sa grade 12. Ayan, shout out sa lahat eh, no, sa ating comment section, yung mga kabarkada natin kagaya nila Joshua Lanoza ng 12 Gates, sila James Arevalo Gulay, ayan, sila Elijah Aguilar. Nagme-mention sila ng mga ano nila, yung mga names, no? Pa-mention niyo yung mga friends niyo. Ayan, kabarkada Sir Aaron, sino pa ba? Hello din, syempre sa mga grade 11 na kasama natin ngayong hapon. It's nice to be with you this afternoon, mga kabarkada. Kung sa oras ng ating klase ay kami inyong mga kaguruan, ngayon naman ay mga kabarkada ninyo kami. Although kaguruan nyo pa rin kami, pero dito ay gusto naming maramdaman ninyo na magiging home ninyo ang ating programa. From the title itself, tutulungan namin kayo sa inyong mga mga problemang pinagdadaanan. Teenager problems pa rin naman tayo, di ba? Kabarkada Angeline. Yes, kabarkada Sir Aaron, at wala pong aalma. Correct. At hihingi kami ng tulong sa inyo, aming mga kabarkada. Please don't forget to go to our YouTube channel, Celito Zamora Senior High School. I-subscribe ang ating channel at i-share niyo sa inyong mga classmates, mga kaibigan, para marami pa tayong makasama ngayong hapon. Right? Kabarkada Angel? Yes! Tama, Kabarkada Sir Aaron. Anong gagawin na natin ngayon, Sir? Parang ano, no? nagme-mention din sila ng kanilang mga advisor. Ayan, tama. Kagaya ni Kabarkada Alvinson Aligam, no? Ang kanyang advisor, si Ma'am Claire Ann Blanquiza, 11 Fraud. Fruit, and then si Maria Daniela Mexica ng 12
Ameticus na ang advisor RC Kabarkada, Ma'am Joanne Astorga. Mamaya, dahil mamaya ay mag-a-award tayo ng most active sections. Hindi, ayan ha, sections. Hindi lang isa. Yes. Kailan ba, Kabarkada Angeline? Tatlo ba? Ayun. Top three. Top three. So mag-mention na sila, Kabarkada Sir Aaron, ang kanilang mga sections. Mahalaga yan. Yung mga classmates para makasama natin sila ngayong hapon. Dahil, at dahil itong ating pilot episode, alamin muna natin kung aware ba ang ating mga senior Silesians sa mga current events. Marami mga pa-trending na naganap sa mga nakaraang araw, sa ating social media accounts, sa Facebook, sa Twitter, at sa ating mga Instagram accounts. Marami mga chismis, di ba, Kabarkada Angel, na napag-usapan. Kaya alamin natin, bago tayo dumako sa ating tampok ngayong hapon, kung aware ba ang ating mga kabarkadang Silesians sa ating current events. Ayan, tama, Kabarkada Sir Aaron. Kasi ang unang makakasagot ng tama ay makakatanggap ng cellphone load. Kung magkano, mamaya. Kaya i-ready na po ang ating mga kamay, yung mga gadget at syempre ang malakas na internet connection. Dahil ang unang tanong ay, Kabarkada Sir Aaron, ano nga ba? Tignan natin, ano nga ba ang naging trending na paksa patungkol, paksa sa PBB na may kaugnayan sa Philippine history? Siguro mabanggit nyo lang yung tamang term o yung term na naging trending talaga sa Twitter at sa ating mga social media platforms, ay pwede na, pasok na yan sa ating panalo. Kaya sa ating comment section, i-chat na ninyo. Dalawa yan eh. Dalawa yung sagot dyan eh. So maganda kung mabigyan nyo yung dalawa. Diba? Isa na sisimula sa letter M, isa nagsisimula sa letter G. May sumagot na, mga Kabarkada, Sir Aaron, yes. Kaso magkahiwala yung sagot. Kailangan ba magkasama? Ayan. Ayan. Aba, ano ba yung dalawang sagot na yon? Ibigay niyo yan sa amin. Para ano? Ayan, dapat magkasama. Yes. Ayan, dapat magkasama po. Pero nakikita na natin, Kabarkada, Sir Aaron, na aware sila doon. Ayan o, ang daming nakakasagot. At may nanalo na! May nanalo na, nakikita ko na. Kabarkada Sir Aaron, yung unang nag-type. Alam ko grade 11 ito eh. Kabarkada natin to sa grade 11. Ayan, kung di ako nagkakamali, babanggitin na ba natin? Kabarkada Sir Aaron. Yes, babanggitin na natin ang... Sino ba? Ang nanalo ay... Si Kabarkada... Angelica Oliete. Correct. Yes. Ayan, no. Congratulations, Angelica. Ayan, sige. So, pupunta po tayo sa ating pangalawang tanong. Itong pangalawang tanong natin, medyo nakakalungkot. Kaya mag-ingat pa rin ang lahat. Ang pangalawang tanong ay, ano ang latest variant ng COVID-19 ngayon? Mga Kabarkada, pakitype na po ang inyong mga sagot. Paunahan po yan. Ano yung bagong-bagong variant natin ng COVID? Yes. Sabi nga nila, parang ano na to, parang iPhone na lumilevel. Pero siguro, Kabarkada Angeline, bago natin, habang hinihintay natin yung sagot nila, ay bigyan natin sila ng konting background. Siyempre, mamaya magtanong sila, ano nga ba yung patungkol sa Gumburza and Majuha issue, di ba? Ang sinagot na tanong ito sa PBB, kung about sa background, na ang tamang sagot ay Gumburza dapat. Pero ang sinagot ng isang participant ay Majuha. But to give us a little background, sabi dito sa ating research, what is the main reason why Gumburza were killed or executed? Sabi dito, on February 17, 1872, he was one of the priests executed due to the false accusations of treason and sedition, taking a supposed active role in the Cavite mutiny. He was later on sentenced to death by a garrote in a military court at Bagumbayan Field. So, ayan, para pa-aware lahat mamaya, nakikisabay lang, di ba? Oo, tama, Kabarkada Sir Aaron. Tsaka ano kasi yan, tatlo yan sila, no? Naka-acronym yung kanilang pangalan, kaya Gumburza. Yes. Okay, feeling ko, meron na rin ang sagot. Ay, meron na ba? Meron na sa ating comment section. Ang ating bagong variant ay walang iba, kundi ang Omicron HE, H-E ba? Hindi, mali.
Ano ba? Omicron? Wala pa ata nakakasagot, kabarkada Sir Aaron. Huwag yung munang sabihin. Huwag yung munang i-reveal. Okay. Ayan. Siguro nag-aano pa sila? Nagsa-search? Yes. Ano nga bang ating bagong variant? Ayan. Kaya patuloy po tayong mag-ingat, mga kabarkada, dahil patuloy na nag-e-evolve yung virus na ito. Okay. Dahil dyan, ibigay siguro natin ang kasagutan dahil meron lamang tayong 15 minutes. Para ayan, sa ating... meron ayan na, na, meron na, kabarkada. Ayan na. Sige, go ahead. Ano, si kabarkada Sir kabarkada Aaron. Kabarkada Jenny Mahinay, ang sagot ay Omicron XE na parang iPhone na lumilevel up. Very yes, good. Congrats, congratulations. Mahinay. At para sa ating ikatlong katanungan, ang hashtag Let the Earth Breathe ay isang campaign tungkol sa pag-iingat sa mundo. Ito ay naging trending sa Twitter, sa TikTok at sa lahat ng social media platforms. Kaya bilang isang mag-aaral, the moment you heard the hashtag Let the Earth Breathe, ano ang unang bagay na ginawa ninyo upang matulungan ang ating daigdig na mapangalagaan? Ano yung simple thing na yon? O isang bagay na ginawa mo or naisip mong gustong gawin para makatulong sa ating kapaligiran? Go ating mga kabarkadang Shelisha! Yes, mga kabarkada, pipiliin po namin yung best answer. Yes. Oo. Ang Miss Universe, siguro lagay natin yung ano yung bagay na yun and why. Bakit yun? Oo. Kahit may meron tayong technical pala, may explanation. Ayan, may mga sumagot na, no? Sabi ni kabarkada Nikki Katapia, reduce waste. Sabi naman ng ating kabarkada na si Fidel Yera, magtanim. Hindi ko alam po anong itatanim niya. Sabi naman ni Jenny, mahina yung ating winner lang kanina. Plant tree. Oh, di ba? Okay, oh, next. Sabi ni Angelica Oliete. Unwanted emails. Actually, kasama ito sa nag-trend na sabi nila ay one way to save our earth is to remove your unwanted emails, your mga emails that are not used or unused emails. Kasi daw gumagamit doon ito ng mga electronic something na nakakadagdag yes, no, sa pag-produce ng carbon or something sa ating kapaligiran. Oo, may carbon kaya, footprint. Oh, correct. Ayan. Very good, mga Felicians. Dahil isinire ninyo sa amin ang inyong mga best practices para makatulong sa ating kapaligiran. At dahil dyan, pumili na tayo ng winner or mamaya natin i-announce. Mamaya natin siguro i-reveal, kabarkada, okay. Sir Aaron. Kasi baka may mag-ano pa, may mag-message pa dyan. Ayan. Okay. So sige, siguro mamimili na lang yung ating mga kabarkada sa ating backstage ng best answer para dyan sa question na yan, kabarkada, Sir Aaron. Yes, tama ka dyan. At dahil dyan, congratulations sa lahat ng mga kabarkada nating mabibilis ang internet connection. At ngayon ay dadako tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating programa. Ang ating episode 1 ay pinamagatang face-to-face ang pagbabalik the limited edition. Dahil marami sa atin ay nagtatanong kung paano nga ba ito at kung para saan ito, kabarkada Angel. Yes, kabarkada Sir Aaron, I'm sure excited na ang lahat dyan. Siyempre, dahil matagal tayo naka-distance learning at naka-work from home, kaya naman, kumalap tayo ng top 8 questions no, na ating sasagutin tungkol sa topic na ito mula sa ating mga estudyante. Ang mga tanong na ito ay nakahati po sa dalawang parte. Ang unang parte po ay tungkol sa limited face-to-face classes at yung pangalawa naman po ay tungkol sa Academic Backlog Consultation or ABC Modified School Learning Clinic. So ayan, ano nga ba Sir, kabarkada Sir Aaron, ang unang tanong? Okay, dahil nabanggit nyo po, kabarkada Angel, ang mga katanungan, sa lahat ng mga nanonood ngayon, kung kayo man ay may katanungan patungkol sa limited face-to-face classes at patungkol sa ABC or Academic Backlog Consultation Modified School Learning Clinic, itanong nyo na yan sa ating comment section sa ating YouTube channel now na, dahil tatanungin, ay babasahin namin yan at susubukan nating sagutin. Pero dahil yes, dyan, meron tayong mga nakita mga katanungan, right? Kabarkada Angel, sagutin na natin ang ilan. Sa unang bahagi, sa ating limited face-to-face classes, ito ang unang tanong. Ano nga ba ang limited face-to-face classes? Ito yung tanong ng ilan sa ating mga
kabarkada ngayon na nanonood. Kabarkada Angel, ano nga ba ang kasagutan natin para dito? Ayan, kabarkada Sir Aaron, no? Ang limited face-to-face classes po ay physical na pagpasok ng mga mag-aaral, mga guro sa paaralan na nasa ilalim ng alert levels 1 to 3. No, may mga kondisyon tayo para dyan, 50% lamang, no, ang pinapayagan ng lokal na pamahalaan at ang mga lalahok lamang dito ay mga mag-aaral, mga guro at iba pang mga empleyado na nakakumpleto na po ng bakuna laban sa COVID-19. Ayun, so 50% lamang. Yes. At in connection to that, meron din pong nagtanong, sino-sino daw po ba ang dapat dumalo sa limited face-to-face classes? Ayan, ako na po ba ang sasagot, kabarkada yes, Sir Aaron? Yes, kabarkada Angel, go! Ayan, meron po tayong apat, no? Isulat nyo na po yan, baka kayo yan, di ba? Ayan, so meron po tayong apat, no, na mga section. Ito ay grade 11 lamang po, no? Grade 11, Newton, Tyrell, Martino, and Berners-Lee. Baka po nagtatanong tayo, mga kabarkada, bakit nga ba sila, no, yung nasa limited face-to-face classes dahil sila po ang mga estudyante na kailangan po ng laboratory or hands-on no na pag-aaral gaya po ng ano ng Tyrell Martino Berners-Lee ay mga TVL po ito no mga HE and CSS no kagaya ng Newton naman sila po ay under ng STEM so kailangan po nila ng laboratory kaya sila po ang napili at syempre kabarkada Sir Aaron. Hindi rin naman yan papayagan kapag wala silang pahintulot ng magulang. So may waiver po yan. Okay, yes. So importante po yan. At para naman sa lahat ng mga nanonood na kasama sa mga sections na i-ready ninyo po ang inyong mga sarili dahil kayo po talaga ay makakasama namin dito sa ating paralan. At sa ating itlong katanungan, mula sa ating mag-aaral, ano ang mga dapat tandaan ng isang mag-aaral na kalahok sa limited face-to-face classes kasi nakikita ko dito meron mula from Newton, si Kabarkada Mark Angelo Mayo ay nag-comment siya. So probably isa rin to sa kanyang katanungan, Kabarkada Angeline. Ayan, Kabarkada Sir Aaron, dahil apat po na oras no yung pag-stay po ng mga students natin, yung mga kabarkada natin doon sa ating school, no kailangan po yung magdala tayo ng sarili nating pagkain, packed food. Okay, dahil po hindi bukas no yung service ng ating canteen. So kailangan po magdala na po kayo ng inyong mga pagkain. Syempre po, hygiene kit. No, meron naman pong provided ang ating mga ating school, no, may wash area tayo, may sabon tayo doon, may alcohol tayo, may face mask, pero iba pa rin yung handa ka at dala mo yung mga hygiene kit na ito. Na syempre, huwag kakalimutan ang ballpen, papel at notebook. Very basic, kabarkada Sir Aaron. Finally, makakahawak na ulit tayo ng papel at ballpen. After how many years, di ba? Miss na natin yan. At makakabalik na tayo sa National Bookstore para makabili ng ating mga ballpen supplies. At papel. Di ba? Ang mga bags na gagamitin. Pero syempre, with we have to be equipped with alcohol and our face mask, kailangan pa rin po yan. Ngayon naman, isa sa mga katanungan kabarkada Ma'am Angel ay kailan kaya magsisimula ang limited face-to-face classes at kailan din ito matatapos? Ayan, tama, no? Ang daming nagtanong niyan, kabarkada Sir Aaron. Actually, no, meron na tayong ano, meron na tayong permit niyan from the region dated April 18, talagang ano na tayo, meron na tayong permit no, to undergo limited face-to-face classes. Ngunit, kahapon tayo nagsimula officially. So ayan, nakita ko na yung kabarkada, Sir Aaron, yung ating mga estudyante dyan. Nabanggit natin yung apat na section kanina, nakita na natin sila kahapon at kanina. Ayan, kailan po matatapos? Hanggang sa pagtatapos po ng school year na ito, na school year 2021 hanggang 2022. So probably po hanggang June. Ayan, katapusan po ng June. Ayan. So ayan na po ang mga sagot natin. Oo, kabarkada Sir Aaron. April 18 hanggang sa matapos ng 2021 at 2022. Dahil dyan, ang ating katanungan sa lahat ng mga kasama or kasali sa limited face-to-face, are you ready?
Ayan, are you ready? Ready na yan, kabarkada Sir Aaron. Kasi dalawang araw na silang nakasalang, di ba? Yes. Ayan, sabi may nakikita ba tayong mga ano, mga tanong? Kabarkada, sabi ni kabarkada NA, 12 gates mag-ingay. Sana lahat ng sections ay mabasa natin sa ating comment section. At dahil, ilagay niyo yung section niyo dahil binibilang natin yung may pinakamaraming section. Dahil i-award or mag-a-award tayo ng premyo sa pinaka-active na section. Isang section ang pinaka-active na pipiliin natin na makakatanggap ng papremyo ngayong hapon. Yes, yung papremyo na yan, kabarkada Sir Aaron, hindi pa natin alam. So, oh, pero parang nakita ko na sa ating GC eh, kung magkano eh. Wow, magkano. Ay, wow. May amount pala ito. Ayan, kabarkada Sir Aaron, punta tayo sa part 2 ng ating mga ano katanungan kasi meron pa tayong isa pang programa sa school. Ito naman yung tinatawag na Academic Backlog Consultation o tinatawag na ABC Modified School Learning Clinic. So may apat din tayo na katanungan dyan. So itatanong ko na sa'yo, kabarkada Sir Aaron, no? Kayo na po ang bahalang sumagot ng kanilang katanungan. Ang sabi nila dito, ano ang Academic Backlog Consultation o ABC Modified School Learning Clinic? Ano daw ba yan, kabarkada Sir Aaron? Ito, maganda talaga ang layunin ng ABC Modified School Learning Clinic dahil ito ay innovation or innovation ng paaralan na nakaangkla sa school learning program. So alam, di ba, meron tayong school learning program na ginagawa kung saan bumibisita kayo sa school or yung mga magulang for your questions or queries, di ba, suggestions or clarifications. Ito ay pinuha ng SDO Caloocan na nakaangkla naman sa DepEd Order Number 031 School Year 20 or S Number 2020 with the Interim Guidelines for assessment and grading in the light of the Basic Education Learning Continuity Plan na sinisiguro na ang lahat ng mga mag-aaral ay patas na nabibigyan ng tamang pagsusuri at grado sa pagpapatuloy ng edukasyon sa panahon ng pandemya at binibigyang diin ang mga pamantayan sa pag-aaral na ito ay dapat matamo na may probisyon ng makatwirang pagsasaalang-alang para matugunan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral at matamo ang mga layuning itinakda para sa school learning clinic program ng SDO Caloocan. Wow, ang ganda naman pala ng programang yan, kabarkada Sir Aaron. Talagang no child left behind, di ba? Yes. Talagang kahit sa panahon ng pandemya, we reach out sa bawat isa nating kabarkada saan man sila, no, sa dako ng Pilipinas. So ayan, mayroong tanong, mayroong follow-up question dito sa ating comment section. Pero nasagot na din ng ating kabarkada na si Sir Michael. Thank you, Sir Michael, sa pagsagot ng kanyang tanong kung ano daw yung attire. Ayan, kung ano daw yung attire para sa ating ABC. Ayan, thank you, kabarkada Sir Michael, sa pagsagot. Ayan, meron pa silang tanong, kabarkada Sir Aaron. Dito naman ang sabi, sino-sino ang mga dapat dumalo sa ABC Modified School Learning Clinic? Sino ba, kabarkada Sir Aaron? Ang mga kailangan dumalo ay yung may mga backlog or may mga bagsak ng first quarter or ng first semester natin. Lalo na mga graduating class ng grade 12. So tutulungan natin silang makabangon. Alam naman natin may mga students na talagang na-challenge ng ating pandemic situation na nahirapan sa online, sa internet. So kaya dito sa ating ABC ay gaganapin ito sa school, di ba? At kailangan kung alam ninyo may bagsak kayo at yung mga advisors niyo ay ni-reach out talaga kayo na para malaman ninyo kung kasali kayo dito ay dapat aware kayo dito na magiging bahagi kayo nito. At para matulungan kayong makabawi at sana makatapos ng grade 12 or makagraduate. Tama, kabarkada Sir Aaron. Ang alam ko, yung orientation nito ay kanina, di ba? Kaninang 10 a.m. sa mga grade 11 students at kanina namang 1 p.m. sa grade 12. I believe, nag-orient ka, kabarkada Sir Aaron. Tama ba?
Yes, actually, ang challenge lang kanina ay meron akong isang student na hindi pa siya fully vaccinated. So, inask ko ang ating senior high school focal person na si Sir Mike. At sinagot niya ako na yung mga if ever kasali ka sa ABC at hindi ka pa fully vaccinated at wala ka pang balak magpa-vaccinate ay marahil magawa natin siya online pa rin sa pamamagitan ng pagbigay ng module or yung magulang ay papapuntahin sa school or sa advisor or subject teacher para maabot yung module na dapat sagutan ng mag-aaral na kasali sa ABC. Ayan, kasi po ang ABC natin, no, Kabarkada Sir Aynor, exclusive to pang face-to-face sana. Ayan, kasi may mga students talaga tayo na hindi kakayanin yung online, no, online distance learning. So, ayan, siguro naman, no, malinaw, no, na nasagutan ng ating Kabarkada Sir Aaron ang inyong pangalawang tanong. So, pupunta naman tayo doon sa pangatlong tanong ng ating mga estudyante. Ayan, ano daw ang mga dapat tandaan, Kabarkada Sir Aaron, ng isang mag-aaral na kalahok sa ABC Modified School Learning Clinic? Una-una ay, ano ba, ito ay ano ba, 1 hour lang. So, gagawin lang to ng 2 to 3 ng hapon dito sa school. So, ibibigay sa inyo ng mga advisors or subject teacher ang inyong mga schedule at ang room assignment. Kailangan din na magdala ng ball pen, ng face mask, ng water, at ang sarili niyong baon kasi hindi kayo papalabasin. So sa room lang din talaga kayo papakainin. If you're hungry or if ever magutom kayo sa inyong session, ay pwede kayong magdala ng snacks dahil 2 to 3 naman yon. Lights na, kalimutang magdala ng alcohol at i-ready ninyo ang sarili niyo dahil ito ay muling pagkakataon para kayo ay makabawi at makakuha ng grades sa subject na inyong papasukan. Ayan, tama yon, Kabarkada Sir Aaron. Ano, so, though provided naman po ng ating school, no, yung sabon, may sabon po tayo, only water po tayo sa school, pero hindi po yung drinking, no? So, magdala po tayo ng drinking water natin. Ayan, may last question na lang po tayo, Kabarkada Sir Aaron. Kailan daw ba magsisimula ang ABC Modified School Learning Clinic at kailan naman daw ito matatapos? Ito ay magsisimula sa Thursday na. Itong darating na Webes bukas, April 21, at magtatapos ito sa June 3, 2022. Bakit napakaikli? Yes, talagang medyo maikli lang dahil ipapasok na ito sa ating fourth quarter at sa bawat linggo ay bibigyan kayo ng mga sapat na activities sa inyong mga ABC teachers para makakope kayo sa subject na dapat ninyong pasukan. Dahil yung iba sa atin, parang medyo marami yung subjects na kailangan nilang pasukan or kailangan nilang i-cope. So, tulong na rin ito para sa ating mag-aaral, para talagang mabalance nila ang kanilang mga subjects. Dahil bukod pa dyan, meron pa silang tinitake na second semester subjects para mas maging magaan, 1 hour, at ibigyan kayo ng mga activities na sana ay magawa ninyo at matapos ninyo. Ayan, tama yon, Kabarkada Sir Aaron, no? More or less, ito ay isang buwan lamang, no? So sana talagang makita natin, no, yung mga estudyante. At talaga excited na tayo dito, di ba, Kabarkada Sir Aaron? Yung mga teachers po ay excited na makita ang mga estudyante nila. So, yes, ayan, excited, sir. Excited na po talaga. Alam nyo kanina nung na-meet ko yung ano natin, no? Ang ating yung mga students in Orient kanina or yung mga magulang ay nakita ko na gustong-gusto rin talaga nila makabalik na kasi iba talaga ay problematic when it comes to the internet connection. So ito na yung way nila para makabawi, di ba? Sa face-to-face. Yes, tama yan, no, Kabarkada si Sir Aaron. So ngayong sa bahagi na ito ng ating programa, no, ay ayun na nga, mag-a-announce na tayo, ano, Kabarkada Sir Aaron, ang ating mga nanalo. Or pwede po tayo mag-cater pa ng mga tanong mula sa ating mga kabarkada online. Baka po may mga gusto pa po kayong katanungan, pwede nyo pong ilagay sa ating comment section, mga kabarkada. Yes, ang ating programa, ang ating kabarkada episodes, ito po ang unang-unang episode. So bilang unang episode ay mag-a-award tayo ng most active section. Ipili tayo ng top 3 pero may pinaka-prize ay yung pinaka-number 1. So ngayon ang ating technical team ay pumipili ng pinaka-top 1. Okay?
na pinakamarami. Kaya habang nanonood kayo ngayon, i-comment niyo ang inyong section, ang inyong mga pangalan, ang inyong mga advisor. I-comment nyo nang i-comment para makita ng ating technical team na kayo ang karapat-dapat manalo ng prize sa ating most active section. Sino nga ba ang most active section? At sino rin ba ang napili nating panalo, Kabarkada Angel, sa ating ikatlong katanungan kanina? Oo, di ba? Kasi kanina, yung sa best, di ba? Yung best answer doon sa hashtag let the earth breathe, no? Wala pa tayong napili. Meron na kayo napili ang ating mga Kabarkada backstage. Tignan natin. Ang tanong natin kasi kanina ay, sino nga ba or ano nga ba yung bagay na ginawa ninyo once you heard or nung narinig, the moment you heard the hashtag let the earth breathe, ano yung unang bagay na pumasok sa isip ninyo at ginawa ninyo with the big why? Siyempre, bakit yun yung bagay na pinili ninyo? So, pwede pa kayong humabol sa inyong mga kasagutan dahil pumipili pa tayo ng best answer. Yes, Kabarkada Sir Aaron, siguro sa puntong ito, pwede kaya nating batiin pa, no, yung mga iba nating kabarkada habang hinihintay natin yung mga mananalo, lalo na yung top 1, no, na most active natin dito na kabarkada. So ayan, sige, babatiin ba natin muna sila, Kabarkada Sir Aaron? Yes, una gusto kong batiin ang ating creative team sa pangunguna ng ating pinakamamahal na punong guro, Dr. Alvin D. Angus sa pangunguna sa atin ngayong hapon. Nakasama din natin ngayong hapon si Sir Irne, Sir Raspe, Ma'am Marlene Abando, Sir Rodolfo Pumida, Sir Ryan Todayan, at Ma'am Teresa Broquesa. Yes, ayan. Thank you po at sa support. Ayan, lalo-lalo na sa ating episode 1. Ayan, marami pa tayong mga kasama na Kabarkada Online, yung mga sections na pumapasok. Ayan. Pasok lang kayo ng pasok dahil napili na natin ang may pinakamagandang kasagutan para sa ating katanungan sa hashtag Let the Earth Breathe, Ma'am Angel. At this moment, i-award na natin siguro ang panalo, no, sa ating Let the Earth Breathe question. Sino ba siya? Ayan, Kabarkada Sir Aaron, meron na bang napili? Yes, meron na po tayong napili. At siya, ito ang sagot niya ha. Ang sagot niya ay reduce carbon footprint like use less electricity. Kaya ang tama or ang napili natin ay si... Drum roll. Meron ba akong drum roll dito? Ayan. Sino kaya yan? Carla or Lina. I just don't know if where... kung saan section siya galing. Pero ang panalo ay si Carla. Ayan. Carla Orlina. Yay! Congrats! Ayan. So, yung top 3 ay yung tatlo natin kaninang ano, Kabarkada Sir Aaron, yung nanalo sa 3 questions natin kanina. Ay, mag-message po sa amin para po maklaim ang inyong mga prize. Ayan. Si Carla Orlina daw ay mula sa 12 Gates. Palakpakan wow, naman, 12 Gates. Wow, 12 Gates. Yung mga kabarkada natin dyan sa 12 Gates ay napaka-active. Sila yung, ano no, sila yung kabarkada sa air, di ba? Sila yung unang-unang, ano, pumasok dito. Talagang live na live, no, yung 12 Gates. Ayan. Pero ang katanungan dyan, sila ba ang most active? Kanina pala ay gusto rin natin i-award ang nanalo sa ating unang dalawang question na si Angelica Oliete at si Jenny Mahinay ng Freud. Sila ang mga unang nanalo. At ang ikatlong panalo ay si Carla or Lina. Abangan ang inyong prize na aming ibibigay sa inyo. It's a surprise. Kaya tinawag yes. Natin siyang prize. Surprise! So sige, ano, meron na ba? Kabarkada Sir Aaron, may top ano na ba tayo? I think meron na din tayong most active section. Dahil yung iba hindi na nagko-comment. Puro section na lang. I-award na natin yan. Nagkabarkada, Ma'am Angel. Sino ba yan? Sino ba yan, Kabarkada Sir Aaron? No, yung ating most active. Okay, ang ating most active section for our episode 1. Sige, mag-ingay ating mga kabarkadang solutions. Sino ba sa tingin ninyo ang ating most active section? Yung section nyo na ba yon? Sige nga. Okay, tama ka dyan. N.A. Kabarkada N.A. Walang iba kundi
ang Grade 12 Gates. Wow! Talaga naman, no? Yung mga kabarkada natin dyan sa Grade 12 Gates. Ayan, napakaingay nila. So, sila yung nanalo. Yes, congratulations sa ating 12 Gates. Feeling ko na. Sino bang advisor ng 12 Gates? May comment nga po sa ating comment section. Ayan, ang alam ko, di ba kasama natin yan? Feeling ko kasama dapat i-acknowledge din natin dahil most active ang kanyang section. Palakpakan natin ang 12 Gates advisor. Sino ba ang advisor ng 12 Gates? Hindi ba si ano yan? Si Kabarkada Sir Ireneo? Ayun! Ayun! Congratulations! Ayun! Tama nga siya nga. Si Sir nga. Ayan. Dahil dyan, meron kayong matatanggap na papremyo sa amin. Gusto rin natin acknowledge ang 11th Floyd na napakarami din. Sila actually ang naglaban. 11th Floyd na maraming attendees ngayon sa ating episode 1 at maraming salamat and once again, congratulations sa mga most active at mga nanalo at nakipag-participate and we hope na nag-enjoy kayo sa ating unang-unang episode ngayong hapon na kung saan ay pinag-usapan natin ang limited face-to-face at ano yung isa kabarkada, Ma'am Angel? Yes, yung ABC Modified School Learning Clinic natin. Sana may natutunan sila, di ba? Ayan. At itong program natin ay 30 minutes lang. Ini-invite namin kayong i-share, mag-subscribe sa ating YouTube channel dahil official na yan, ang Chilito Zamora Senior High School page. At meron ka ba bang gustong batiyan, kabarkada Ma'am Angel? Wala na. Sana, no, kabarkada Sir Aaron, marami pa tayong viewers. At abangan nila kamo ang susunod nating episode. Yes. Yes, kung ang episode natin ngayon ay face-to-face, ang pagbabalik, abangan ninyo ang susunod. At sana sa susunod ay mas marami pa tayong makasama at abangan kung sino magiging most active section at yung mga current events na ating pag-uusapan sa ating episode 2. Dahil dyan, maraming salamat sa lahat ng mga dumalo. Ako si Kabarkada Teacher Aaron D. At ako naman si Kabarkada Ma'am Angeline Lacerna. Ang inyong online kabarkada. Bye po.